Naiiba ang kagandahan ng kaharian na ito. Ang kanyang mga ani ay sagana at ang dagat ay biniyayaan ng inang kalikasan. Sa kabila ng kanyang katiwasayan at kasaganaan, ay alam ni Bathala na darating ang araw na ito ay lulusubi ng mga mapagsamantalang mananakop na may tangkang gawing alipin ang kanyang mga naninirahan. Kung kaya't inatasan ng kaharian ang isang tagapagtanggol. Siya, si Datu Mabiskag. Noong araw ay may isang pangkaraniwang bata. May di pangkaraniwang tumawa. Kakaibang batang ito, kay tuloy niyang tumakbo. Kung kaya't ang kanyang naging palayaw ay dagoho. Noong unang panahon, noong ang tao ay di pa naninirahan sa mundo, ay may isang dakilang nilalang na ang pangalan ay Araw. Nang isilang si Araw, ay taglay na niya ang isang pambihirang kapangyarihan. Taglay ni Araw ang kapangyarihan ng apoy. Walang nilalang na kanyang mahalin ang ligtas sa kanyang kapangyarihan. Maliban lamang kung kanyang matatagpuan ang isang natatanging nilalang. Ang kabyak ng kanyang puso, ang bukod-tangi niyang pinakamamahal sa mundo.